Pinangalanan na hubang ang mga isda na sinasabing lumalangoy mula sa China papuntang Pilipinas. Wala pa, inaantay natin pangalanan ni ano ni Senator Tito Soto. Kung alin-alin yung mga kwan yung mga isda na yun. Bueno, mga kaibigan, tumpak na naman tayo 2 puntos sa mga sinabi natin patungkol dyan sa problemang pinag-aagawang teritoryo. And ano ba sabi natin? Ang impeachment, di magtatagumpay. Di ba? Tatandaan nyo ba? Maliban ang malilimutin kayo. Eh, sinabi natin yan eh. Pwede ba yan ang sinasabi ngayon? Na yung impeachment laban kay Presidente Duterte, sayang lang panahon. Aksayang konsumo lang, papagod lang tayo dyan eh. Number one yun. Number two, sana naman tayo tumama. Eh, yung sagot ni Presidente Duterte, sinasabi niya eh, mag-suggest kayo. Diba? Kasabay ng kanyang pagbabanta, eh, suggest niyo anong gagawin ko. Eh, pero tama tayo, bakit ho? In a sense. Eh, kasi ho, mga kaibigan, di ba yun nga yung sinasabi natin na dapat ang Presidente magpatawag? Siya mismo ang magpatawag ng meeting. Pulungin niya yung mga matatalino. Pulungin niya yung mga nagmi-sinasabi sa ano. Hindi, away. Gusto pala niya ng suggestion, edi dapat siyang magpatawag kasi po siya ang pangulo ng bansa. Eh, hindi nga natin alam, baka yung mga yan, inaantay lang niyang kausapin sila eh. Masama ho ba yung makipag-usap? Hindi masama yun. Siyempre, sa ibabaw ng lahat, yung pinaka-paramount, kung tawagin ha, mga kaibigan, pinakamataas dyan ang interest ng bansa. Pag pinakamataas ang interest ng bansa, lahat sasantabi mo yan. Eh paano, wala silang pagkakataong makausap ang presidente. Saan sila nagsasalita? Di sa media. Oh, hindi ba? Ganun din yun eh. Tama tayo dun sa 2 points. Di ba ho? Eh, impeachment. Paano mo mapapa-impeach ang isang presidente? Kahit pa sabihin mong maraming labagin yan. Hindi mapapa-impeach yan hanggat ang kongreso, yan ho yung kamara at senado. Eh, majority ng bumubuo dyan eh, kaalyado. At hindi pa yun, may Supreme Court pa. So, baliwala eh, aksay ang konsumo, panggugulo lang yung gagawin ng iba. Eh, pero yung impeachment, nasa batas kasi yun. Hindi tayo ano rito, hindi tayo bias dito. Nasa batas yun eh. May karapatan naman na mag-file ng impeachment kung sino may gusto. Ang problema, papasaba. Kasi sa umpisa pa lang, i-anticipate mo na eh. Dapat anticipated mo, simula pa lang eh. Di walang patutunguhan ito. Di ho ba? Pwede yun, yung masabi lang na nag-file ng impeachment. Bakit ito? Kasi kongreso eh. Kongreso mo idadaan yung proseso eh. Eh majority sa kamara, administration.
majority ng senador Kalyado. So shoot sa basurahan yan. Saka napakadali yung ano, napakadaling saltuhin yung ano eh, yung impeachment complaint. Doon pa lang sa impeachment complaint. Dalubhasa ho dyan, namatay na eh, si dating lawyer, yung si Oliver Lozano. Dalubhasa ho saan? Sa pagpapile ng impeachment na walang mangyayari. Napakadaling sirain ang impeachment complaint. Diba nangyari na yan kay dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, hindi nagtagumpay. Kasi majority ng mga congressman, majority sa Senado, kalyado niya. At saka pag-file pa lang, ewan ko kung susundin nila yun, sinusunod nila yun pagkatapos ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Sa rules yata nila yung pagpapile ng impeachment complaint. Halimbawa, nagpile ano? Kailangan, ano yun? Walang sumunod. Within the year. Halimbawa, ngayon, anong taon ngayon? 2022. At 2019. Pag may nagpile ng impeachment complaint na ngayon, halimbawa, after several weeks, huwag mo nang antayin tumagal. Meron sumunod, nagfile din impeachment complaint. Wala na yun. Kasi natatandaan ko dun sa panahon ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, nabaliwala yung impeachment complaint laban sa kanya dahil doon sa pangalawang impeachment complaint na inihain. Hindi ho ba? Saka hindi ho magtatagumpay eh, kahit nasabihin nyo pang ano. Yung proseso, dadaan sa Kongreso, paano magtatagumpay yun kung lahat dyan kaalyado? Yun lang yung common sense eh. Kaya dapat ilipat na sa combat yan. Ang pinakamaganda ho, mga kaibigan, mag-suggest sila, pero mas mabuti po kung ito ay manggagaling mismo ang pag-aabot ng kamay kay Presidente Duterte. Lalo na ang issue pinaglalabanan natin, issue ng bansa. Interest ng bansa natin yan. Madalit sabi, kung talagang dito niya masusubok, kung talagang makabayan yung mga pumupuna sa kanya, hindi ho ba? Kung willing silang umupo para ika nga mag-ambag ng kanilang mga suhestyon upang makabuo tayo ng isang paninindigan natin. Hindi ho ibig sabihin kasi na meron kang suggestion o may sinasabi ka tungkol sa pinagagawang teritoryo, gusto mo na gera. Parang ano yung panakot yun eh. Lumalabas, ano. At pagkatapos, yun daw magpapile ng impeachment complaint, ipapakulong. Hindi ho pwede yun eh. Kasi proseso yun eh. Meron ng karapatan under the law yung mga magpapile ng impeachment complaint. Kasi nasa batas yung impeachment. Ngayon, yung magtagumpay is another story. Sabi nga natin, hindi naman magtatagumpay kaya walang dapat na ipagpanik eh. Tama na, una na tayo nagsabi sa kanila. Ngayon lang sinasabi nitong ibang senador. Si Ralph Recto yata yun. Hindi magtatagumpay.
sapagkat ang impeachment, mga kaibigan, ay ano yan? Waiting yan. Teka, anong waiting? Numbers game. Butuhan yan eh. Sa kahuli-huli yan, mauwi sa boto. Diba? O, pati doon sa ano, yung pag-approve pa lang nung ano ho niyan, yung complaint. Doon pa lang, may proseso na yun. Doon pa lang, pwede nang patayin agad. Magbobotohan yan. Kaya kung kontrolado o kaalyado, eh wala, baliwala ang impeachment complaint. At saka, halimbawa, umusad man yan, maunahan pa ng federalismo yan eh. Eh balita ko, December yung federalismo eh. On or before December eh. So yun ang issue na ngayon. Kaya mga kaibigan, sabi nung iba, eh wala nakikinig dyan eh. Saan? Dyan sa programa mo. Eh sino may problema? Di ikaw. Kasi yung mga sinasabi ngayon, sinabi na natin, kahapon, kamakalawa, at na isang linggo. Di ba? Ang pagkakaiba lang sila, senador. Ako, hindi. Yun ang sinasabi natin, hindi naman natin kailangan maging senador. Hindi natin kailangan maging matalino. Para mabasa mo yung mga pangyayari. Ayon sa nangyayari, doon tayo nagsasalita. Eh, ano ba yung sinasabi ng mga senador? Di ba parang komentaryo lang? Kaya kung ang trabaho ng senador, komentaryo lang? Ba, pwede ko dyan. Eh, komentaryo lang pala eh. Ang inaabangan natin yung papangalanan na ni Tito Soto, yung mga isdang galing China. Abangan din natin yung mga magpapail ng impeachment kung ipapakulong. Diba? Mga kaibigan, eh, tingnan natin. Pero sinasabi ko na, dead ball yun. Walang pupunta, ano yun. Maliwanag na ho, kasi klaro na eh. Ang stand eh, ano eh, absuelto de, ano yan, de pataranta. Magtakin mo yung mga isda nga, eh, sabi ni Tito Soto. Eh. Lumalang o, eh, galing China, papuntang Pilipinas. Hindi naman dito, galing dito, pupunta ron. Pagpapunta kaya yung isda doon sa China, yung galing dito, may dala kaya kumot? Kasi malamig dun eh. Parang tao lang, ano? Di ba tayo, katulad natin, pupunta tayo kung saan-saan, sa, halimbawa, pupunta ka ng Amerika, pupunta ka ng Japan. Yun naman mga taga-Japan na pupunta rito. Lintik ang paliwanag ni Tito Soto, no? Dali naman natin sa tao. Eh, isda lang yung sinasabi niyo. Yung tao naman, di ba tayo, paano yun? Pagka pumunta ka sa China, may ibig sabihin ba yun?
Tapos yung taga-China pumupunta rito, may ibig sabihin ba yun?